Hello guys, good morning. Good morning sa lahat ng mga subscribers natin and silent viewers natin. So, time check muna tayo guys, 7:30 ng umaga. So, dito guys, December 5. So, nag-isno na talaga doon sa labas namin. So, ngayon guys, ang isi-share ko sa inyo, mag-unboxing tayo ng radyo. So, bago ang lahat, mag-share muna tayo kung kailan to na-invento yung radyo. So, ang karunahan nag-imbento ng radyo, guys, ay si Google mo, Marconi. Siya ay nakatanggap ng kauna-unahang signal mula sa Italia noong 1885 until 1899. So, hanggang ngayon, guys, yung radyo, lalo na sa mga nasa bundok, nasa mga walang kuryente, very popular guys na maggamit sila ng radyo para makaabot sila na maabutan sila ng mga news. So naalala ko noon guys no, kwento ko lang sa inyo nung bata ako kasi doon sa amin sa probinsya namin wala kaming kuryente, sa bundok kami nanirahan. Tapos nagpunta ako ng Manila, nagbigay ako ng gift sa mama ko na radyo. So kahit nasisira 'yon, pinapagawa niya kasi doon sa bundok namin kahit na walang kuryente, basta may battery siya. Gumagana siya at masarap ang pakiramdam guys, na lalo na pag nag-iisa ka, may napakinggan ka ng music, drama, lalo na sa mga matatanda. Pero itong radio naman na to guys, no, ulitin ko lang ulit, na-invento ito noong 1885 until 1889, tapos na nagkaroon na ng iba't ibang teknolohiya na dumating dito sa mundo natin. Una-una, pag may kuryente ka talaga, marami kang magagawa. May mga television ka, maaabot ka ng mga news. So ngayon, mag-unboxing tayo guys. Pakita ko sa inyo. Ito pala guys, nabili namin sa garage. Bali, dadalhin ko to doon sa Davao. Iregalo ko doon sa kapatid ko. Nabili namin to. Titingnan natin guys sa loob kung ano yung kung nandito ba yung brochure niya, kung nandito ba yung resibo niya. Kasi nabili lang namin to sa garage. Hindi siya mahal. Kumbaga matagal na itong radyo na to sa kanila. Hindi lang nila tinapon kasi sayang. So ang ginawa nila, bininta nila at nakita namin. So lapag ko lang itong cellphone ko guys. So yan. So, bubuksan na natin. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, guys, no? Paki-subscribe na yung channel ko. So, ito, bubuksan na natin. So, ito, guys, hindi pa rin nila nagamit. So, wow. Maliit lang siya. Tingnan natin, guys. Sigurado ako maging masaya yung kapatid ko na to kasi dito pa to sa amin galing oh. So yun, ito yung box niya. At meron din pala siyang brochure. Ayan oh. So nakabalot to, talaga siya na ano. Ito yung brochure niya guys. Ayan, meron pala siyang resibo. So pakita muna natin siya yung brochure niya. Ito natin makikita guys sa mga baguhan, lalo na yung doon sa province. Kailangan na ng brochure para susundan nila to kung paano nila buksan yung radyo. Yan, nandito lahat. At ngayon guys, ito may resibo siya. So yung nabili pala ito guys, 6/21/1989. So wow, very napakatagal na pala nitong radyo na to. Hindi lang nagamit guys, tapos bininta nila. Ngayon nakita namin to. So itong radyo na to 1989 pa. So how many years na? Yan. So titingnan natin guys kung magkano yung real na price niya dito kung nung 1989. Sa Canadian Tire, Edmonton, West Edmonton Mall. So sa mall pala ito binili. Amount is $50.
So, little bit expensive, $50 ang presyo niya, pero nabili na lang namin ito ng mga $10, guys. So, very lucky talaga yung mister ko dahil nabili niya lang niya ng mura. So, ngayon, open na natin siya. Wow, ang ganda ng ano niya. So, ito guys, oh, kita ko sa inyo. Super cute niya. Ang tatak niya, tingnan natin yung tatak niya. GE, General Electric. So, pwede ito sa kuryente, guys. Pwede rin siya sa battery. So, gusto ko siyang i-try. Titingnan natin, meron pa siyang antenna. Ayan. Tapos, titingnan natin yung likod niya. Paano ito buksan? Open. So, pagkaano guys, dito natin siya ililipat-lipat. Meron siyang... So, tama rin pala yung oras niya guys, oh. 7:35 ng umaga dito. Yan. So, yan. Meron siyang FM. Meron din siyang AM. Yan. Titingnan natin itong... So, inopen ko siya dito sa likod, guys. Open natin. So, meron siyang battery na maliit. Wala pa siyang battery na malaki. Dalawa pa lang ang battery niyang malaki. Ayan, no? Tapos, meron din siyang, ano, guys, to, di kuryente siya. Ayan. So, try natin guys, no? Testing natin kung gumagana itong nabili namin. Try natin guys kung gumagana itong nabili namin sa garage. So, ito yung likod niya. Mama, ibabalik natin kapag natapos na natin ito i-testing. So, i-plug ko muna siya dito sa ilalim, guys. Yan, try natin. So, open lang natin dito, guys. Yan, o. Oh. Wow. Marinig na, guys. Ito yung... So, ito yung volume. Tough and tough, garage doors and hardware. So, gumagana siya guys. Panalo kami dito guys. Nabili namin ng $10 lang. So, ito yung on. Ito yung off. Yan. So, sa probinsya, guys, pag nanirahan tayo sa probinsya, no, kailangan natin yung radyo para, gaya ng sinabi ko, very important din to sa atin, guys, dahil pag nakikinig tayo ng mga news, maabutan tayo ng news kapag may radyo tayo. So, napakaswerte lang namin kasi nabili ito ng may-ari na $50. Tapos, bininta sa amin ng $10 na lang. May oras pa, guys, oh. Nabili nila ng May, meron pang date of May 21, 1989. So, wow. Sobrang maganda siya. AM, FM. Tapos yung tatak niya, General Electric, GE. Oh, yeah, General Electric. So, nakita naman natin guys kung maganda siya. So, dito sa likod niya, I think dalawang malalaking battery.
Tingnan natin. When you spend your working hours with like-minded people, well, then it's really not much like work at all. Does that make sense, Bob? Coming to work is fun when you love what you do. So, very cute. At may pangalan talaga siya. Hindi talaga siya basta-basta radyo. So, isa ulit na natin ito guys, yung ano niya. At saka itong brochure niya, mahalaga talaga guys pagka meron tayong bagay na ibibinta, kailangan may brochure din. So, ngayon tatanggalin ko na yung flag niya. Ibabalik na natin. So kasi guys, dun sa amin, yung mga kapatid ko, minsan wala silang kuryente, nasa bundok sila. So ang gagawin na lang nila, bibili na lang sila ng battery. Tapos yun, makaka-relax na sila pagka nanood sila, pag nakikinig sila ng mga balita, yan. May mga drama din dito guys eh. Kasi FM, tapos AM. So, mamaya ako na sa isa uli. So, yun lang guys, no? Maraming thank you sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, guys, no? Sana ma-subscribe ninyo, ma-share din, at saka makapag-comments din kayo dito sa video ko. At lagi mag-iingat. Thank you, at I love you all sa inyo lahat. I love you.